Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat sa pangalan ng Panginoon. Tayo ay muling nagkasama-sama upang mag-aral ng kanyang mga salita. Ating pong papurihan ng Panginoon sa umagang ito. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po Panginoon sa inyong mga salita na nagbibigay kalakasan sa amin. Hallelujah. Salamat Lord God dahil kayo'y buhay sa aming mga pang-araw-araw na mga ginagawa, Panginoon, tunay na kayo sumasama sa amin. Kaya, Panginoon, salamat po. Ay umawit, Father God, I coming to your presence. Father God, I coming to your presence. With all my heart, I come to sing your praises. I want to feel your embrace. Desire to seek your face. Father God, I come into your presence. With all my heart, I come to sing your praises. I want to feel your embrace, your love and your grace. With the passion in my desire to see your face. Draw me near to your presence, O Lord. Draw me near to you, our loving God. I long for you, my heart worships you alone. Draw me near Panginoon ay mapalapit po sa inyo at palagi Panginoon na kami ay bumabad sa inyong presensya Panginoon. Salamat Panginoon, samahan ninyo kami sa pag-aaral ng inyong mga salita ngayong umagang ito. Salamat po, banal na Espiritu, sa inyo pong papuri at pagsamba. In Jesus name, Amen. Hallelujah. Muli po, sa magandang umaga sa ating lahat. Sa pangalan ng Panginoon, sa lahat po ng nanonood ng live devotion na ito, good morning po sa inyong lahat. Ate Flor, good morning. No? Ngayon po, ang pag-aaralan natin ay sa Colossians Kapitulo 2, Colossians Chapter 2, Verse 6 to 7. Ulitin ko po, sa Colossians 2,
6 to 7. Ang sabi po rito sa English ay, so then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sa Tagalog, sabi po rito ay, kaya nga, sa paraang tinanggap ninyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay naman kayong gayon sa Kanya. Kayo ay nagugat ng malalim at natayo sa Kanya na matatag, na nagtutumibay sa pananampalatayang itinuro sa inyo at umaapaw dito na may pasasalamat. So mga kapatid, ang ating teksto ay nagsasabi po sa atin na nawa makita natin yung mga ating sarili, saan po nakaugat yung ating pananampalataya. Saan po tayo nakasandig? Ano yung ating pinagtataniman o ano yung ating pinanggagalingan? Dahil marami po sa panahon ngayon na ang pinag-uugatan ng kanilang pananampalataya ay dahil na-invite lang ng nanay o kaya ng kaibigan o kaya yung iba, ang ugat ng pananampalataya ay dahil nandoon yung nobya o kaya nandoon yung kanyang gusto, no? Kaya dahil nagustuhan lang at para lang maramdaman na yung traditional nating nakagisna na nababawasan ng kasalanan kapag sumisimba o para lang gawin nating badge ang pagiging Kristiyano. Kaya pagdating ng mga pagsubok, madaling mabunot dahil bakit? Yung pinag-uugatan ay hindi talaga ang Panginoon. So, basahin po natin muli yung talatang sa Islam at dito po tayo magmumula ng ating pag-aaral. Ang sabi po dyan, kaya nga sa paraang tinanggap ninyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay naman kayong gayon sa Kanya. Ngayon po, ang sinasabi po rito, kung sa paraan, paano po ba natin tinanggap ang Panginoon? Paano ba siya natin nakikilala sa buhay natin? Siya ba ay parte ng buhay natin? O siya talaga yung buong buhay natin? Well, that's a different thing, no po? Yung iba, ang Panginoon ay part lang ng buhay nila. Lord, napakalaking part po ng ninyo sa buhay ko. Parang meron kayong espasyong malaki. Kaya lang ibig sabihin nun, hindi nakalaan lahat ng buhay mo sa Panginoon. Pero pag sinasabi mo, Lord, you are my life, kayo ang buhay ko, na ang lahat ng nangyayari sa akin ay umiinog, Panginoon, sa inyong kadyosan. Ano na masasabi natin, kagaya ng sinabi ni Pablo, in Him we live and move and have our being. Ano? Na kaya maraming nabibigo, akala natin ay dapat malaking part ang Panginoon sa ating buhay. Hindi po, dapat siya ang buong buhay natin. At kung siya ang buong buhay natin, hindi problema na ang Panginoon ang priority natin. Ano po? Kaya nga, sino po ang Panginoon sa atin? At alam niyo po, sa buhay na ito, ang relasyon po natin sa Diyos, yung pagkakilala natin sa Diyos, yung pinakamahalagang bagay sa buhay pong ito. Dahil alam niyo po kung saan nagmumula yung source ng ating relasyon. Okay, kung sino talaga yung naging priority natin na relasyon, yun po yung pinaghuhugutan natin ng pag-ibig, yun yung pinaghuhugutan natin ng kapayapaan. Kaya kapag hindi ang Panginoon ang source, halimbawa ang source mo lang ay yung asawa, girlfriend o kaya anak mo, eh hindi naman perfect yung source na yon. Ang perfect lang ay Panginoon. Amen po, no? So kung ang Panginoon ang ating source ng kapayapaan, siya yung source ng pag-ibig at yung relasyon natin sa Panginoon, priority natin, hindi tayo pwedeng maubusan. Hindi tayo basta mabubunot. Ano po? Kaya nga, salamat sa Panginoon dahil yung Holy Spirit na nasa atin, sabi po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8, yung nagbibigay sa atin ng kapangyarihan o ng karapatan na tumawag ng Ama, Abba Father sa Diyos. Ano na meron tayong relasyon sa Panginoon. Ano na hindi lang basta tayo mananampalataya lang na may Diyos na pinananaligan, kundi tayo ay mga anak mismo. We have a direct relationship to the Lord. Kaya lang, ito nga ang problema. Paano natin tinanggap ang Panginoon? Sa papaanong paraan?
Alam niyo po, napakaganda ng storya dito po sa Mark chapter 4. At kilala po ang kapitulong ito sa istorya po ng ang Panginoon ay nagyakag sa mga kanyang disipulo na tumawid sa kabilang ibayo, tatawid po silang dagat. Bakit po? Dahil noon pong panahon na yon, ano po, mababasa natin mula Mark chapter 1 hanggang chapter 4 na they are too busy. Maraming ginawa ang Panginoon, ano, nagpagaling ng mga may sakit, nagpreach siya. So ang gusto ng Panginoon, sila ay makapahinga talaga, no? Pero meron tayong makukuha dito sa storyang ito, paano nga ba nila nakilala at tinanggap din ng Panginoon? Dahil sabi, yung pagtitibay ng ating pananampalataya ay nakabatay sa kung paano natin tinanggap ang Panginoong Hesus. Ngayon sa Mark chapter 4, tignan natin, paano ba nila nakilala ang Panginoong Hesus? Sino ba si Jesus sa kanila? Sabi rito, Mark chapter 4, that day when evening came, he said to his disciples, let us go over to the other side. Pahingi nga ng Tagalog Bible. Let us go over to the other side, sabing ganyan. Leaving the crowd behind, they took him along just as he was, sabing ganyan. In the boat, there were also other boats. That day, when evening came, he said to his disciples, let us go over to the other side. So sabi, halika, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Pero ang sabi po ng Biblia, they took him along just as he was. So meron pong ibig sabihin yon, na isinakay nila ang Panginoong Hesus doon sa bangka, kung sino siya, kung ano ang pagkakilala nila sa Panginoon. At paano ba nila kilala ang Panginoon? Sino ba itong si Jesus sa kanila that very time? Ang sabi rito, nung sila ay sumakay na ng bangka, 37, ano po sa Tagalog na tayo, sabi rito, habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Ano? Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahama kami? Dito po sa passage na ito, ano po, alam natin na they are in the same boat, they experience the same storm, pero magkaiba ng reaksyon. No? Jesus is sleeping, samantalang itong mga alagad na maalam sa dagat, nabanggit ko po yata ito last devotion, no? Na kapag tayo ay nagugulumihanan at talagang masyadong naapektuhan ng mga bagay-bagay sa paligid, mga pagsusubok, para bang nalilimutan natin kung anong alam natin. Etong mga gumigising sa Panginoon, yung ilan doon ay mga mangingisda, ano, mga mandaragat, at para bang nalimutan nila, tatakot sila na malunod. At kita ninyo si Jesus tulog. Alam niyo po, siguro marahil nasa isip ng mga ito dahil hindi pa sila makapaniwala na ito ay talagang Diyos. Hindi pa sila naniniwala na ito ay talagang anak ng Panginoon. Bakit? Alam natin sa katapus-tapusan ng kwento, nagtanong sila, di ba? Nang patigilin na ng Panginoon ng bagyo, nagtanong sila ngayon, sabi, sino ba ito? Di ba? Sabi, anong klaseng taong ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Despite the very fact na ang dami ng ginawa ng Panginoong Himala. Pero nung dumating ang pagsubok, no, ay patay na. Nalimutan nila, ano, yung kanilang nalaman at hindi pala nila kilala ang Panginoon. Na siguro iniisip nila, ito anak ng karpintero, anong alam nito sa dagat? Kaya ginising nila, oy, Master, Panginoon, di nyo ba alam, malulunod na tayo. Siguro may ganun pa silang pagmamalaki sa isipan nila. Ito, tulog-tulog lang, karpintero lang naman to. Yun lang ang pagkakilala nila sa Panginoon, marahil. Ano? At sila, marunong sa dagat, pero dahil nga sa takot, kahit yung alam nila tungkol sa dagat ay nawala na. Minsan ganun din tayo, ano, na para bang pag nagpapayo tayo sa iba, napaka husay ng mga ating pagpapayo, pero kapag andyan na yung pagsubok, ano, tayo naman ang hindi natin alam ang gagawin. Dahil bakit unang-una, kagaya ng mga disipulong ito, ano, they took Jesus along just as he was. So paano nila nakilala ang Panginoon? Hindi talaga isang makapangyarihang Diyos,
hindi talaga anak ng Panginoon, kundi ang pagkakilala lang nila ay marahil isang propeta, isang kapintero. Kaya gano'n na lang yun, yung nangyari. Kasi po, bakit tignan ninyo ang sagot ng Panginoon? No? Nung siya'y nagising na, he said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" Alam niyo po, dito sa parallel ano, na kwento, tignan po natin, napakaganda nito, sa Luke chapter 8, the same verse and the same scenario po, makikita natin sa Luke chapter 8, ang sabi ni Jesus dito, "Where is your faith?" He asked his disciples. In fear and amazement, they ask one another, "Who is this? He commands even the winds and the water," and they obeyed him. Ngayon, ito ang maganda dyan. Doon sa Mark, sinabi ng Panginoon, "Do you still have no faith?" Pagdating dito sa Luke chapter 8, "Where is your faith?" Hinahanapan sila ng pananampalataya ng Panginoon. Bakit po? Kung babasahin natin yung previous verse, ano po yung Luke chapter 7, nakita ng mga disipulo na itong Panginoon natin ay binuhay niya ang isang batang lalaki. Ano, sa Luke chapter 7 verse 12, tignan nyo ha. "As he approached the town gate, a dead person was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow." Sabing ganyan. "And a large crowd from the town was with her. When the Lord saw her, his heart went out to her, and he said, 'Don't cry.' Then he went up and touched the bier. They were carrying him on, and the bearers stood still. He said, 'Young man, I say to you, get up.' The dead man sat up and began to talk, and Jesus gave him back to his mother." So Luke chapter 7, nakita nitong mga disipulo na bumuhay na nga ng patay si Jesus. Hindi lang yun, nagpakain pa si Jesus ng mga maraming tao, no? So Luke chapter 7, Jesus raises a widow's son. Luke chapter 8, your storm encounter. Pagkatapos ng storm encounter na yun, pagkatapos na makita ng mga alagad na ang Panginoon Jesus bumuhay na patay, ang kasunod nito, magdududa pa sila kay Jesus. Kaya hinanapan ni Jesus itong mga alagad. Nasaan yung pananampalataya nyo? Kung dudugtungan natin siguro nun, yung gusto sabihin ni Jesus, "Hindi nyo ba nakita na nagbuhay na nga ako ng patay eh?" Ano? At isa pa, kung kilala natin ang Panginoon na siya'y tapat at totoo sa kanyang mga salita, yung unang salita pa lang ng Panginoon, dapat patang na sila doon. Bakit? Ang sabi ni Lord pa lang sa verse 35, "Let us go over to the other side." Meron ng instruction si Lord. Nakapaloob doon sa instruction, "Let's go over to the other side." Yung katotohanan na kahit anong bagyong dumaan sa kanilang daraanan, they will get to the other side. Why? The Lord has said it. No? Minsan kailangan nating balikan yung mga pangako ng Panginoon sa buhay natin, at lalo na yung pangako niya na hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man kahit gaano man katini yung pagsubok na ating maranasan. Pangako ng Panginoon, He is with us in the road. He is with us in the boat. Saan man tayo maparoon, ano man ang ating maranasan, kasama po natin ang Panginoon at di tayo iiwan ng Panginoon. Kaya nga, itong passage na ito, no, na minsan dahil sa sobrang tindi, kapag hindi talaga tayo nakaugat sa Panginoon, madali tayong madadala. Eh, ito ngang si David. Tignan niyo yung example ni Haring David. Ha? Sa 1 Samuel chapter 17, yung kwento na kung saan si David ay dinefeat niya si Goliath, no? Tinalo niya si Goliath. Pero kahit gaano katapang ni David, tignan niyo nangyari kay David, ha? Nung sa 1 Samuel chapter 21, basahin ko, sabi rito, "Ang araw na iyon, si David ay nagpatuloy ng pagtakas kay Haring Saul at siya nagpunta kay Akis na hari ng Gat." So, yung pinanggalingan ni Goliath, no? Sa Gat. "Ngunit nakilala siya ng mga tauhan ni Akis at sinabi nila, 'Di ba't yan si David na hari sa kanyang bayan?'" So, nung alam natin yung storya, nung si David ay tumakas kay Saul, nagtatago, napunta siya ng doon sa may Gat, ano, at nakita ni Akis, yung hari ng Gat, si David. Kaya ang sabi ng Biblia,
Siya ang tinutukoy ng mga mananayaw sa awit nilang pumatay sa Saul ng libo-libo, si David na may 10,000. At pinag-isipang mabuti ni David ang usapang ito. At siya'y natakot sa maaring gawin sa kanya Haring Akis. Kaya nagtinin yung ginawa ni David, nagkunwari siyang baliw nang siya'y hulihin, nagsusulat siya sa mga pader ng pintuang bayan at hinahayaang tumulong ang kanyang laway. Kaya sinabi ni Akis sa kanyang mga tagapaglingkod, bakit iniharap ninyo yan sa akin? Hindi ba kayo hindi nyo ba nakikita't baliw? 15, masakit na ang ulo ko sa dami ng baliw dito. Bakit dinagdag pa ninyo yung isang yan, ilayo ninyo iyan? So kahit si David pala dumating sa punto na gano'n, no? Nawindang siya. Kaya lang mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil kapag alam natin yung pananampalatay natin nakaugat sa Panginoon at ang Holy Spirit ay nakatira sa atin, ano po, kahit na dumating ang unos at bagyo, hindi tayo mawiwindang. Mararamdaman natin yung impact ng storm, pero it will not affect us. Ano? Kasi po, hindi naman garantiya na kapag may bagyo, ay hindi mo mararanasan yung hagunot ng hangin. Kaya lang anong kaibahan? The reaction. Yung paano ka magre-react. Ano po? Kaya napaka-importante na maunawaan natin na kapag tayo nakatanim sa Diyos, ang Panginoon, naghahanap siya ng ibubunga natin. Ano po? So talagang the Lord expects us to grow. Ano po? May bunga. Kaya nga, kita ninyo yung puno ng igos, yung storya ng puno ng igos. Ano? Ang sabi ng Biblia, kahit wala pa sa panahon, hinanapan ng Panginoon ang bunga, yung puno ng igos. Paano nangyari yon? Eh, wala nga sa panahong mamunga. Kasi nakita ng Panginoon na maraming dahon. Okay? Napakaraming dahon ng puno ng igos. Ngayon, yung puno ng igos na iyon, sabi ng Biblia, eh, hindi pa panahon para mamunga, pero hinanapan ng Panginoon. So for us to understand, mga kapatid, ang puno po ng igos, bago po magdahon yan, mamumunga muna. So ibig sabihin, kung may dahon na yung puno ng igos, so paglapit ng Panginoong Yesus, dahil ang daming dahon, so hinanapan niya ng bunga. Sa konsepto natin, baliktad, no? Sa atin, magdadahon muna yung ibang mga puno, kadalasan, the leaves comes first and then maya-maya yung bunga. Pero pong igos, hindi. Yung bunga muna bago magdahon. Kaya sinumpa niya yung puno ng igos na yon. Kasi nakitaan niya ng dahon, walang bunga. So, ngayon po mga patid, sa ating po mga buhay, kung tayo nakaugat sa Panginoon, pag siya'y tumingin sa atin ngayon, ano kaya yung bungang makikita niya? Meron kaya o tayo ay nasihan lang sa mga dahon-dahon? Ano po yung mga dahon-dahon? Yun yung mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon na minsan nakala natin yun na yung bunga. Ano? Tandaan niyo po mga kapatid, na pagdating ng panahon, nakalagay po sa Biblia, ang sasabihin ng Panginoon na pagwe-welcome sa atin ay welcome thou good and faithful servant. Pero hindi po sinabi doon welcome thou good and fruitful servant. Minsan, ano, na hindi natin na nagkakaroon ng pagkalito sa dalawang yan, faithfulness versus fruitfulness. Kung nakaugat tayo sa Panginoon, ano, bubunga po tayo na doon sa mga bagay na pinagagawa lang ng Panginoon. Ano? Dahil marami po sa atin ang gusto nating ibunga. Yung gusto nating maging bunga, yung ginagawa natin, yung mga paraan natin na gusto nating, oh, ito maganda, ito ang gusto ko, gusto mo para sa Panginoon. Ang tanong, yan ba ang gusto ng Diyos para sa'yo? Nung ikay nakaugat sa Panginoon, sabi, if you are root in Christ, ano, ikaw ay gagawa ng mga bagay na pinagagawa lang ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi rito, tuloy po tayo sa verse 7. Doon sa Colossus Kapitulo 2, kayo ay nag-ugat ng malalim at natayo sa Kanya na matatag na nagtutumibay sa pananampalatayang itinuro sa inyo at umuumapaw dito na may pasasalamat. Kaya kayo ay nakaugat sa Panginoon, tayo ay nakaugat sa Panginoon, and we are strengthened dun sa itinuro sa atin, sa pananampalataya na itinuro sa atin, ano,
At mula doon, nag-uumapaw yung ating pasasalamat. Kaya napaka-importante na maunawaan po ng bawat isa, ano po yung ating pinag-uugatan? Saan po tayo nag-uugat? Ano, sa Panginoon ba talaga? At siya ba talaga'y kinikilala natin bilang Panginoon na soberenya sa lahat ng panahon, na maalam sa lahat ng bagay, na makapangyarihan sa lahat ng mga pagsubok at problemang ating kinakaharap. Kaya ngayon pong umagang ito, tiyakin natin sa ating sarili, ako nga ba'y nakaugat talaga sa Panginoon? O ang aking pinaghuhugutan ay mga trabaho lang, relasyon sa ibang tao, kaya ang dali kong mabunot o masway, saan po ba nakatanim at saan tayo nakatayo? Ano? Kaya salamat sa Panginoon ngayon pong umagang ito, purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa inyo. Lord, ang inyo pong patuloy na patnubay sumaamin na Panginoon, ma-assess po namin patuloy sa aming mga sarili, saan po ba talaga kami nakaugat, Lord God? At Panginoon, kayo po ba talaga'y kinikilala namin bilang aming Panginoon? Lord, salamat po dahil may mga pagkakataong ganito na kami matutong sama-sama sa inyong mga salita. Lord, pagpalain niyo po yung bawat isa sa amin, ng mga kapatid namin na papasok, mag-aaral, Lord God, yung mga pupuntahan at gagawin, Panginoon, patuloy po na ang iyong pagsama, Panginoon, ay sumaaming lahat sa mga nanonood at manonood pa mamaya ng live devotion na ito. Lord God, ang iyong patuloy na pagsama at patnubay ay palaging kasama namin. Lalo ng assurance, Panginoon, na kapag kami nakaugat sa inyo, kahit sino, Panginoon, anumang pagsubok ay hindi kami kayang bunutin, Panginoon. Kaya Lord God, salamat po, Panginoon. At ang patuloy po ninyong pagpapala, Lord God, ay aming inaangkin sa buong maghapong ito na siyang sasangkap sa amin saan man kami pumunta. Kaya Lord, we thank you, Lord. At salamat po, Panginoon, ang buong maghapong po ito ay pinagtitiwala namin sa inyo. At Lord, inaalay po namin sa inyo aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, ang lahat po ng papuri at pagsamba at pagdakila ay para po sa inyo lamang, Panginoong Yesus. Ang aming dalangin, in Jesus' name, Amen. Hallelujah. Puri po, Panginoon, sa Diyos po ang papuri. Binabati ko po yung aking biyanan na nanonood. Si Nanay Vicky, hello po. At ito po ang kasama natin sa umagang ito. Ang aking pong panganay na anak, si Ahava. At ang aking pong asawa. Mamaya po ay pupunta po kami sa conference sa RASAC. Patuloy niyo pong isama sa prayer ang conference po ng ating mga pastor sa lugar po ng RASAC. Purihin po ang Panginoon sa kanya pong papuri. God bless po sa ating lahat.